The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean and that is unwashed hands. For the Pharisees and in fact all Jews do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples do not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well, did Isaiah prophesy about you hypocrites? As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He went on to say, "How well you have set aside the commandment of God in order to uphold your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother,' and whoever curses father or mother shall die. Yet you say, if someone say to mother or father, 'Any support you might have had from me is korban,' meaning dedicated to God, you allow him to do nothing more for his father or mother. You nullify the word of God in favor of your tradition that you have handed on, and you do many such things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday, we talked about finding God everywhere, but God designated places where we can pray. In the gospel yesterday, you cannot touch the tassels of God anywhere. There are designated places where God passed by. Today, Solomon said, "How can we contain you in a temple that you are bigger than the heavens and the earth?" Can you imagine? A God created everything, allowed himself to be in a temple, to be in a tabernacle. Teresa of Avila said, "That is how humble God is. His greatness, in his greatness, allow himself to become a piece of bread." Allowed himself to become a piece of bread so that you and I can take him. Can take him. Ano sabi ko kahapon? Sa Pilipinas, 5-5 ang simbahan. Kahit saan ka magpunta. Pero, ang daming hindi nagsisimba. Mga minamahal na mga kapatid, kaya hindi mo masisisi ang Diyos na baka maraming Katoliko hindi makapasok sa pinto ng langit. Hindi dahil walang pagkakataon, hindi mo ginawa ang dapat mong gawin. Anong meron sa Ebanghelyo ngayon? You have to understand that Jews, ang mga Hudyo, are full of rituals. Full of rituals. It doesn't mean they are eating with a dirty hands. They are simply eating without doing the rituals. If you notice this, during the Eucharist, after the preparation of the gifts, the priest would wash his hands.
Hinuhugasan ng pari ang kanyang kamay. Ba dumiba ang kamay namin? Hindi. It is a ritual washing that says, wash away my iniquities and cleanse me from all of my sins. It is the prayer that comes with the ritual, not the ritual. Ang sinasabi ng Diyos, huwag kang maiiwan sa ritual. Mahirap yung puro palabas. Puro papuri. Pero ang kalooban, hindi naman maayos. Mahirap yung puro kapaghahandog, pero hindi mo kayang igalang ang sarili mong magulang. To honor our mother and father is the only law with a promise. The only law with a promise. And if you curse, it says, if you curse your mother and father, you shall die. The only law that what comes with a blessing and comes with a curse. Hindi sinasabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong ama't ina dahil sila ay mabait o mabuti. Mahalin mo ang iyong ama't ina dahil yan ang batas. Mga minamahal na mga kapatid, ano sinasabi? That you may live long. When you honor your father, your sins are forgiven. Your prayers are answered. If you honor your mother, you are saving for your future. The only law with a promise. Because for God to be human, He has to live under a father and mother. Kailan nasusubukan ng paggalang? Kapag hindi sila mabuti. Kailan nasusubukan ng pagmamahal? Kapag ang minamahal ay hindi tumutugon sa pagmamahal. Kailan nasusubukan ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Kapag pakiramdam mo ang iyong mga panalangin ay hindi dinidinig. Kasi pag mayroon kang hinihingi at binibigay, talagang gagawin mo ang kailang pinagagawa. Mga minamahal na mga kapatid, there are a lot of things that we do, we seldom ask, ano bang katuturan nito? Ano bang dinudulot nitong kabutihan sa akin? Anong kabutihan? Marami tayong ginagawang mabuti. Pero kahit tayo, hindi natin alam kung bakit natin ginagawang mabuti. Doon sa unang parokya, na kung saan, sabi nga, yung aking nakuhang katulong, medyo may sayad. Ano po? Mabuti naman. Ha? Pero, pag siya, binabantayan niya lang niya ang ginagawa namin. Naintindihan ba niya? Hindi niya naintindihan. Minsan, may naghahanap sa akin. At yung aking kwarto nasa likod ng sanctuary. No, kasama niya yung naghahanap. Tapos nagbaw siya sa harap ng altar. Ano? At sabi niya doon sa kasama niya, magbaw ka dyan. Sabi nung kasama niya, bakit? Basta magbaw ka dyan. Naintindihan ba niya? Hindi. Pero ginagawa niya. Marami sa atin ginagawa mga bagay-bagay pero hindi natin naintindihan. Hindi pa ba? Ano? Minsan may nagtatanong, Father, paano po ba talaga mag-sign of the cross? The name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sabi kay, bakit ganyan? Eh, ganyan po matatanda. Hindi. Bantayin mong mabuti. Hawak nila ang rosaryo. Kaya, Ama, Anak, Espiritu Santo, at hahalikan yung crucifix ng rosaryo. Hindi kasali yun sa sign of the cross. Pero, nakikita mo, ginawa mo na lang. Hindi po ba, ano? Marami tayong ginagawa sa simbahan na hindi natin naintindihan. Ito ang mas malala. Ang alin? Hindi nyo naman kilala. Ha? Meron kaming mga aplikante dati sa seminaryo. Sabi nung isang seminarista habang nagwawalis. Sabi kayo, tinatakpan mo sa dibdib mo. Ha? Ay kasi nakikita niya yung nanay niya pag nagwawalis, nakahawak sa dibdib. Bakit may dibdib ka pa?
marami tayong nakikita na ginagawa natin na hindi natin naintindihan. Pero malaking tanong, sa buhay pananampalataya, naintindihan nyo ba ang inyong ginagawa? Bago tayo magtawa, suriin muna natin ang ating mga pagkatao. Baka naiwan lang rin tayo sa tradisyon, pero ang ating mga puso ay hindi malinis sa harapan ng Diyos. Merong nagpadala ng video sa akin, dalawang chismosa. Nagchichismisan sila habang nagbiyahe. Tapos pagdaan sa tapat ng simbahan, tumigil sandali at nag-sign of the cross. Pagkatapos lumampas, chismisan na naman. Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung naiwan tayo sa ritual, pero walang pagbabagong buhay. Ano sabi nila? If you want to worship God with your hands, worship Him with your hearts. If you want to worship God with your hands, worship Him with your hearts. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.